Hi everyone! Welcome to my channel! For today's video, I'm going to share my experience on how we process our papers in going here to New Zealand. Nakarating po kami ng New Zealand, it's because of my husband. Kasi nag-work po siya sa dairy. But before New Zealand po, nag 3 years experience muna siya sa Saudi Arabia. And then, year 2011, nag-decide siya na mag-New Zealand. Yun. And then, hindi kami agad nakasunod ng anak ko. It's because that time I'm pregnant. 2011. So, sumunod po ako year 2014 po. So, eto, share ko po sa inyo yung mga proseso na experience namin kung paano mag-apply papuntang dito sa New Zealand as a partnership visa. Yung husband ko po is nag-provide siya ng passport copy, visa copy niya, job contract, certification from his employer, stated in the certification na may accommodation provided para sa family niya na pwede niyang kunin. Yun. Importante yun. And then, bank statement ng asawa ko na may sahod na pumapasok. And then, yung birth certificate niya. So, yun ang pinadala ng asawa ko sa Pilipinas that time. Passport copy, visa copy, job contract, certification, bank statement, and birth certificate niya po. And then, sa part ko po, yung mga papers na mga pinasa ko po is love story. Gumawa po ako ng love story namin ng asawa ko. Tips ko lang po dyan is gandahan niyo po yung love story niyo. I think yung sa akin is two-bond paper. Oh, yes, two-bond paper yata yung nagawa ko, yung love story namin. Kasi shinare ko doon sa love story, it's yung nag-boyfriend pa kami, and then till nagpakasal kami at nakaroon ng anak, at saka yung long distance relationship, yun sinulat to doon sa love story namin. And then gumawa po ako ng family picture. Bale, print out ko po yung mga picture namin, family picture, yung wedding picture namin, and then yung pag-uwi ng pagbabakasyon ng asawa ko sa Pilipinas, yun, and then yun, kasama yung anak ko. And then kailangan talaga yung sa picture, guys, is maglagay kayo ng caption, anong event yun ng picture. Halimbawa is baptismal of my daughter, ganon, date at saka month, andon yung wedding picture, date at saka month, andon din. So ganon po yung ginawa ko. Yes. And then joint account namin ng asawa ko sa Pilipinas. Not necessarily naman po na malaki yung savings niyo doon, kasi hindi naman po nagre-require yung immigration na meron talagang a certain amount, wala yun. Importante is joint account po kayo. And then, yung marriage certificate namin. And then, birth certificate namin. And then, yung medical. And then, yung form na ginamit ko po as a partnership is, yung akin po is INC 1146. And then, INC 1198. Yun ang form na ginamit ko po. And then, yung para sa anak ko po, as visitor, yung form na ginamit ko is INC 1017. Yun ang mga form na ginamit namin. And ang style ko po sa pagpasa ng mga supporting documents is original plus Xerox copy po. Ganun po yung style ko, kasi may kanya-kanya po naman tayong style, di ba? Meron kasi iba nagpapasa ng original lahat, meron nagpapasa ng Xerox lang lahat. Pero ako po, yung style ko po is original and Xerox. Yes. That's my own style po. Yan. Yun. Ano pa ba? Yun ang mga proseso na na-experience naming para magpunta dito ng New Zealand.
And then, wala po kasing accredited hospital for medical, mag-medical kami sa Zamboanga City. So, nagpunta po kami ng Manila. And then, doon na din po kami nagpasa ng mga application namin kasi may office naman po doon. And then, lucky po kami kasi I think 3 to 4 days naka-receive ako ng text na pabalik na po yung original documents and passport namin ng anak ko. So, that time, kabado po ako kasi hindi ko alam kung approve or decline yung application namin. And then, yun, nakita ko po yung dumating na yung return documents namin sa pag-approve. So, thank God kasi smooth talaga yung pag-process namin po. Yes, yun ang experience ko po sa pag-process ng papers namin papuntang New Zealand. Smooth siya. Ano pa ba yung mga tips ko? Basta yun lang, dapat talaga yung, para sa akin lang po, ino-organize ko talaga yung mga papers, yung forms, attached original, then separate original, separate Xerox. Tapos nilalagyan ko po talaga ng note, this document is original and this document is Xerox. O, ganun po yung style ko po. And by the way guys, yung visa ko po pala is work visa. Inapprove po ako ng work visa and then open work visa po siya. So any job here in New Zealand, pwede po akong mag-work any job here in New Zealand. And then yung anak ko po is visitor's visa. Yun. Yun po ang visa namin papunta dito sa New Zealand. Year 2014 po yun. Yes. So this is our story and experience on how we migrated to New Zealand. Sana po nakatulong ang video ito sa inyo. Thank you guys for watching and don't forget to subscribe, like and share and hit the notification bell button for more updates on my channel. Bye.